Alam mo, Pastor, I don't know kung nahihibang ka ba, nauulim ka, galit na galit ka. Ito ba ang anak ng Diyos na sinasabi mo? Hindi ba lantad sa publiko? Lantad sa social media? Lantad sa lahat ng pahayagan na ikaw ay may kaso ng pangahalay at isa kang wanted sa Estados Unidos at may kaso ka ng human trafficking? Good day, ladies and gentlemen. Rosa here of Splat Communications. Before we start, may we make this humble appeal to please subscribe and don't skip ads. Also, please like and share the video so you can help fight disinformation. Lastly, don't forget to share your thoughts in the comment section. Today, we are going to offer you something different. Courtesy of known Duterte supporter Nino Barsaga. We shall comment on his video regarding Pastor Apollo C. Quibiloy. Link to the original video shall be in the description. Thank you. A brief backgrounder for proper context. If you are a long-term netizen, we are sure you have bumped into this veteran political vlogger named Nino Barsaga, or also known as Cap Nino. He has been a political vlogger since the time of former President Gloria Macapagal Arroyo. He does his hard-hitting commentaries laden with expletives and invectives to emphasize and express his strong feelings about any issue he is tackling. He says he has never monetized his social media platforms and that he does these commentaries as a hobby and an outlet over the years. As we started to study his online persona, we realized that this is a real person of substance. Looks can indeed really be deceiving. What he discusses most have innate value, especially about his revelations as a long-standing member of the Duterte group and connections deep within the Duterte administration. His vast knowledge on previous events are based on his personal experiences and are therefore not hearsay but personal knowledge. He also makes sure that he has screenshots or recordings issues to prove the veracity of his claims and commentaries. Okay, Partner Wina, you may start anytime. Thank you. Pastor! Pastor Apollo Quibiloy. Alam mo, I don't know na sinasabi mo na ikaw ang anak ng Diyos. Ikaw ang nagmamay-ari ng buong sanlibutan. Dahil ang pakilala mo, ikaw ay anak ng Diyos. Ito po ang tanong ko sa iyo. Kung tunay kang anak ng Diyos at ikaw ay talagang nagmamay-ari ng sanlibutan ayon sa iyong mga pananalita, ayon sa iyong mga pagpapakilala sa sarili mo, inaako mo sa sarili mo at yan naman ay nilalantad mo in public na ikaw ay anak ng Diyos. Anak ni Kristo, anak ng ating Panginoon na nag-iisa. Alam mo, Pastor, I don't know kung nahihibang ka ba, nauulol ka, galit na galit ka. Ito ba ang anak ng Diyos na sinasabi mo? Panoodin niyo po ito. Kayo yung nasa Facebook, nasa internet, nasira ng sira sa aking pangalan. Hindi ko na kayo papayagan. Sino man kayong grupo kayo, hahabulin ko kayo. Meron akong maraming kaibigan dyan sa NBI na pwede kayong tuntunin. Sige pa, pasimula na tayo. Gerang gusto nyo, gera tayo. Spiritual battle gusto nyo, ganun ang gusto nyo. Hindi nyo gusto ng kabutihan, niloloko pa ninyo. Nilay down ko ang kabutihan sa inyo, tapos nag-take advantage kayo, mga pobre kayo. Mga prostitute kayo. Yan ba ang anak ng Diyos? Yan ba ang alagad ni Kristo? Yan ba ang nagpapasasabi na siya lang ang nag-iisang bukod-tanging anak ni Kristo? Nakakahiya naman sa iyo, Pastor Apollo Quibiloy. Ano yung pinagkasabi mo? Napaninira sa iyo. Ano yung pinagsasabi mo na may mga nasa likod ng mga nagsasalita
ng hindi maganda at hindi favor sa'yo. Hindi ba lantad sa publiko? Lantad sa social media? Lantad sa lahat ng pahayagan na ikaw ay may kaso ng pangahalay at isa kang wanted sa Estados Unidos at may kaso ka ng human trafficking? Pakakaya ba? Ha? Yan ba ang anak ni Kristo? Tapos mag-aakusa ka sa mga tao na mga nagsasalita ng hindi maganda sa iyo, sasabihin mo, mga prostitute? Ay, pastor, mukha atang naiiba tayo ng landas. Bakit ka ba nakasuhan ng human trafficking sa Estados Unidos? Bakit ka ba ang allegation ng mga child abuse sa Estados Unidos? Sa puntong ito ng paglalatag ng pag-isip ng kanyang istorya, sinimulan niya ito sa tinatawag na known facts. Walang imbento at walang fake news. Totoo naman ang lahat ng kanyang binanggit na alam at kalat na may kasong kinakaharap sa Amerika si Pastor Apollo C. Kibuloy or Pacquiao for short. Therefore, all the issues circulating are not just mere personal attacks, laban kay Pastor, ngunit paglalahad ng pangkasalukuyan mga katotohanan. Gusto mo ng ebidensya? At para masabi mong hindi paninira sa'yo? Ha? Ito! Tignan nyo! Yan! Pastor! Yan! Paninira ba yan? Nabasa namin yan sa mga iba-ibang outlet media, sa iba-ibang outlet news na pahayagan. Sasabihin mo, mapanira kami, kaming mga vlogger, kaming mga influencer. Pastor, huwag ganon. Ha? Kasi kung tunay kang anak ng Diyos, kung tunay kang alagad ni Kristo at sinasabi mo na ikaw ay anak ng Diyos na nag-iisa at ikaw ay nagmamayari ng sanlibutan. Oo na, anak ka na ng Diyos. Ang tunay na anak ng Diyos, mapakumbaba. Ha? At matimpihin. Sumasang-ayon kami at paniniwala sa lahat ng makakapanood nito ay sasang-ayon na tama na ang tunay na anak ng Diyos ay mapagpasensya at humble. Hindi arogante at mabilis manghusga at hindi rin madaling magalit. Hindi nagagalit ng ganyan asta mo. Tapos sasabihin mo, ididimanda mo ang lahat ng mga nagsasalita laban sa'yo. Gawin mo! Ha? Gawin mo! Isama mo na rin sa pagdimanda yung mga news outlet at yung mga pahayagan na mga naglabas niyan. Yan ang una mong kasuhan bago kaming mga influencer. Dahil dyan namin kinuha kung bakit kami nagreaksyon at yan ay hindi masasabing paninira namin. Punyeta kang pastor na malibog ka! Religious leader and alleged sex offender Apollo Kibuloy skips the Senate's investigation into the Kingdom of Jesus Christ's supposed... A lawmaker says religious leader Apollo Kibuloy will be invited in the impending probe on the allegations of human trafficking, child, and sexual abuse. Pastor! Alam mo, Pastor, may ako one time, every day, nagbabasa rin ako ng Bible. Every day, every morning, nagbabasa po ako ng Biblia. Bago matulog ako, ako'y nagdadasal din. At nagbabasa rin ng mga talata sa banal na kasulatan. At take note, Pastor, tuwing ako'y gigising, binabasa ko po ang Biblia pong ito. Now, dahil ikaw nagpapakilala na alagad ka ni Kristo, sinasabi mo ikaw ay anak ng Diyos, ikaw ay isang pastor na mga ngaral, may nabasa po akong talata. Dito po sa talatang ito, Unang Juan, talata 1 hanggang 2. Ang sabi sa banal na kasulatan na ito, mga pinakamamahal, huwag kayong maniniwala sa lahat ng espiritu. Bagkos, subukin muna ninyo kung ang mga espiritu ay sa Diyos.
sapagkat maraming bulaang propeta ang nagsisilitaw sa daigdig. Ganito ninyo makikilala ang Espiritu ng Diyos. Ang lahat ng Espiritong kumikilala kay Hesukristo na nagpapakatawang tao ay sa Diyos. Ang linaw po, di ba, Pastor? Ang tanong ko po, kayo po ba ay totoo bang propeta? Kayo po ba ay totoong pastor? O kabilang ka sa sinasabi ng banal na kasulatan na ikaw ay isang bulaang propeta? Nagtatanong po ako. Base sa buong konteksto ng yugtong ito, malinaw na naipahayag ni Ninyo Barzaga base sa banal na kasulatan sa banal na aklat ang ukol sa mga bulaang propeta or false prophets. This is a legitimate question based on the earlier portions of the video. There is no hysteria, dramatics or false accusations. Just straight facts and questions. Real talk, noong umpisa ay mayroon din kaming mga agam-agam at preconceived bias against Ninyo Barzaga. Nagkalat din naman sa social media ang mga paninira laban sa kanya. Ngunit sa isang obyektibong pananaw, inuulit po namin, he is a person of substance, may sustansya ang kanyang mga sinasabi. Hindi siya umaasa sa income galing sa views ng kanyang mga social media platforms, kung kaya't di niya kailangang gumawa ng mga fake news at mga intriga. Sa katunayan, galit siya sa pagpapalaganap ng fake news at kanya itong nilalabanan. Kung aalisin natin ang ating maling persepsyon at panghuhusga sa isang tao, gaya ng kay Ninyo Barzaga, ay marami din tayong mapupulot na impormasyon na maaring makapaglinaw ng ating isipan ukol sa mga bagay-bagay sa nakaraan at kasalukuyang estado ng politika sa Pilipinas na hindi gawa-gawa lamang. Sa huli, ang kanyang prinsipyo na suportahan ang pamahalaan, sino man ang nakapwesto ay nagpapakita na higit na mas maayos ang kanyang pag-iisip at katinuan lalo na pagmamahal sa bayan kaysa mga huwad na nagsasabi na mahal nila ang Pilipinas, ngunit taliwas naman ang mga sinasabi at ginagawa. Para sa amin, ang mahalaga ay ang kanyang mga pinapahayag at hindi kung ano ang kanyang personal na sexual preference o ibang mga videos, ito ay kanyang karapatan at dahil dyan ay hindi siya dapat husgahan inuman. Partner Rosa, your turn. Thanks, Partner Wina. Great assessment and reaction. Dear subscribers and followers, what can you say? Kindly share your thoughts in the comment portion. Please don't forget to like and share this video as well. This is the end of today's video. In behalf of Wina and the rest of the Splat Communications team, thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye.